Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pamatid mula sa Alcal sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. City Assessor's Office namuno sa pagtataas ng watawat. Bukal Bench Felismino naghain ng resolusyon sa pagpapatibay ng Local Youth Development Plan 2025 to 2027. SB at BPSO ng Santa Elena sumailalim sa emergency response training. Senro San Pablo nagsagawa ng regular joint inspection sa mga poultry farms. St. Paul Cooperative Union nagbigay ng school supplies sa ALS learners ng Pandin Lake. City Agriculture Office nagsagawa ng seminar on banana disease. San Pablo City Police nagsagawa ng crime prevention intervention sa mga business establishments. Magandang araw, lungsod ng San Pablo. Magandang araw, San Pablenios. Para sa mga balita, City Assessor's Office namuno sa pagtataas ng watawat. Narito si SK Cagawa Dieng Mercado ng Barangay San Vicente. Sa pamumuno ni City Assessor Eva Punto ay pinangunahan ng City Assessor's Office ang pagtataas ng watawat noong September 9 sa Pamanahol. Sa pangunguna ni City Budget Officer Arthur Armario at Human Resource Officer Elsa Barcelona ng Praise Committee ay ipinakilala ang mga nominado para sa natatanging kawani ng pamahalaang lungsod bilang pagdiriwang ng anibersaryo ng serbisyo sibil. Ito ay pagbibigay pagkilala sa mga kawani na nagpakita ng kahusayan at dedikasyon sa kanilang serbisyo sa pamahalaan. SK Cagawa Dieng Mercado ng Barangay San Vicente para sa Balitang San Pablo. Bukal Bench Felismino naghain ng resolusyon sa pagpapatibay ng Local Youth Development Plan 2025 to 2027. Ang mga detalye ng balitang yan mula sa punong sanggunyang kabataan, Edsel Panaligan ng Barangay San Vicente. Sa 108 na regular session ng sanggunyang panlalawigan ng Laguna noong September 10 ay inihain ni Bukal Bench Felismino sa first reading ang approval ng Local Youth Development Plan 2025 to 2027 ng Local Youth Development Council ng Lalawigan ng Laguna. Ito ay isang makabuluhang panukala para sa patuloy na pagpapalakas ng mga programa at oportunidad para sa lahat ng kabataan ng Laguna. Punong sanggunyang kabataan, Edsel Panaligan ng Barangay San Vicente para sa Balitang San Pablo. SB at BPSO ng Santa Elena sumailalim sa emergency response training. Ang detalye ng balitang yan mula kay SB Kagawad Rodney, dating Ginoo ng Barangay San Vicente. Sa pangunguna ni Administration and Head Training Division Head Rolly Asula at Staff Stephanie Chenggia ay nagsagawa ang CDRRMO ng Emergency Response Training para sa mga sangguniang barangay at BPSO member ng Barangay Santa Elena. Ang training na ginanap noong September 9 ay sinagawa sa Santa Elena Cover Call. Nagawa draw din natin Ginoo ng Barangay San Vicente, Balitang San Pablo. Senro San Pablo nagsagawa ng regular joint inspection para sa mga poultry farms. Narito si SK Kagawad Barangay Information Officer Marinel Malasmas ng Barangay San Vicente. Katuwang ng Senro San Pablo ang Business Permits and Licensing Office, City Solid Waste and Management Office, City Health Office,
City Mayor's Office Zoning Division at sangguniang barangay sa isinagawang regular joint inspection sa mga poultry farms sa Barangay Santa Cruz noong September 4. Sangguniang Kabataan, Kagawad Barangay Information Officer Marinal Malasmas ng Barangay San Vicente para sa Balitang San Pablo. St. Paul Cooperative Union nagbigay ng school supplies sa ALS learners ng Pandin Lake. Narito naman si Kagawad Jose Arrogancia ng Barangay San Vicente. Sa pagtataguyod ng mga opisyales ng St. Paul Cooperative Union, katuwang ang City Cooperative Office, ay nagkaloob sila ng mga school supplies and materials para sa mga alternative learning system learners ng Pandin Lake noong September 4. Kagawad Jose Arrogancia ng Barangay San Vicente, nagulat para sa Balitang San Pablo. City Agriculture Office nagsagawa ng seminar on banana disease. Narito si Kagawad Cristelito Makaraig ng Barangay San Vicente. May 61 banana farmers ng lungsod ng San Pablo ang dumalo sa seminar on banana disease. Talk na sinagawa ng City Agriculture Office. Naging resource person sa nasabing seminar si Ivy Bacod ng Office of the Provincial Agriculture, Laguna. Kagawad Cristelito Makaraig ng Barangay San Vicente, Balitang San Pablo. San Pablo City Police nagsagawa ng crime prevention intervention sa mga business establishments. Narito naman si SK Secretary David Elohenil ng Barangay San Vicente. Sa ilalim ng supervision ni Chief of Police Wilhelmino Saldivar Jr. ay nagsagawa ang mga personnel ng San Pablo City Component City Police Station ng pagbisita sa mga business at financial establishment noong September 8 bilang bahagi ng kanilang crime prevention, intervention and security measures sa lungsod ng San Pablo. SK Secretary David Elohenil ng Barangay San Vicente para sa Balitang San Pablo. Para sa mga karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. Manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo. Ito pa rin ang tagubili ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Colago at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador, Larry S. Amante. Serbisyong maingiti, San Pablenyo ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Ako si Gali Galicia, ang inyong City Information Officer. At ito ang Balitang San Pablo! Mula sa pamahalaang pambarangay ng Barangay San Vicente. Sa mga bumubuo ng sangguniang kabataan. At sa Barangay Information Office ng Barangay San Vicente. Upang manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo. Ugaling tumutok sa City Information Office, Balitang San Pablo.